Nangyari na nga mga idol ang kinakatakutan nito ni Kyrie Irving at yun nga ay hindi siya palaruin nitong team ng Brooklyn Nets. Inannounce nga nila ngayon na hindi daw nila hahayaan na itong si Kyrie Irving daw ay maglaro or makapag-practice kasama ang team hanggat hindi nga daw siya full participant. Ayon nga mga idol sa pahayag ng GM netong Brooklyn Nets na si Sean Marks na pagdesisyonan daw nila na itong si Kyrie Irving ay hindi lalaro at magpa-practice sa team hanggat hindi pa siya pwedeng maging full participant or meaning hanggat hindi siya bakunado. Gumawa nga daw ng personal choice itong si Kyrie Irving na maghahad lang sa kanya na makasali sa team at nirerespeto naman daw nila iyon. Pero hindi nga daw sila papayag na may player na pawala-wala or part-time lang ang pagsali sa team. Mas binibigyang importansya nga daw nila ang chemistry ng kanilang team. Yang at mga idol, itong si Kyrie Irving sa buong season ay iuupo nga na itong team ng Brooklyn Nets hanggat hindi nga siya nagpapabakuna. So ayan na siguro mga idol ang kinakatakot nito ni Kyrie Irving dahil hindi lang siya basta mababawasan ng salary ay baka nga mawalan pa siya dahil hindi nga siya naglalaro. Diba't sabi ng NBA napapatawan nga daw ng parusang mga NBA player na hindi maglalaro sa mga games. Halos $380,000 yun mga idol kada laro. At baka nga itong si Kyrie Irving yung sasahuri niya ay ipangbabayad niya nga lang sa mga fine na ibibigay nga sa kanya dahil hindi nga siya naglaro. So ayan nga mga idol, abangan natin ang susunod na galaw nito ni Kyrie Irving. Siya ba ay susunod dito sa kanyang team na Brooklyn Nets at magpapabakuna siya? Or hindi nga at papanindigan niya ang kanyang naging desisyon kahit na meron nga itong malaking halagang parusa? At para naman sa ating susunod na balita mga idol, ang big man nga netong Phoenix Suns ay disappointed nga sa kanyang team at gusto niya ng respeto mula sa kanilang front office. Ayan nga si DeAndre Ayton mga idol, matapos kasi na hindi pa rin siya ofera ng max contract ng kanyang team na Suns kahit na siya ay eligible. Diba't balita nga nung nakaraan na ito nga daw Phoenix Suns sa tingin nila ay hindi deserving itong si DeAndre Ayton sa 207 million na kontrata kagaya nila Luka Doncic at nila Trae Young. At nang dahil dyan mga idol, disappointed na itong si DeAndre Ayton. Siyempre hindi ito maganda para nga sa team ng Phoenix Suns dahil meron niyang isang player na masama ang loob at siguradong maaapektuhan nga ang kanyang paglalaro niyan at pati na rin maaapektuhan ang buong team. So tingnan nga natin mga idol, ito bang team ng Phoenix Suns ay bibigyan niya ng halos 200 milyon itong si DeAndre Ayton or makikipag-negotiate nga sila ng mas mababang kontrata na sa tingin nila deserve nga ng kanilang big man na si DeAndre Ayton. At yun nga lamang din mga idol para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming nga salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel at i-like at follow ang ating Facebook page. So yun lamang, maraming nga salamat muli. Bye!